Welcome back again to my channel. Ayan, may pahabol po tayo. Ayan, natutuwa po ako ngayon dahil kahit na papaano, kumbaga, nakahinga kami ng maluwag dahil na-turn over namin sa Philippine Embassy ang lahat po ng mga bagay na kakailanganin ni Kabayan. At ang isa pa po, kaya po medyo happy na rin po kami ngayon dito dahil ayun na nga, at lahat ng mga nandito sa bahay, nakipagkaisa naman sa labi dito, at may mga kapatid silang mga Muslim dito, at natutuwa naman ako sa kanila dahil nagsagawa sila ng hindi ko sukat akalain na ang gagawa pa nito ay ibang lahi. Na yung tenant ko nga na may isang tenant lang kasi akong ibang lahi dito na asawa niya ay Pilipina, at nagulat ako sa ginawa niya kaninang umaga, kasi kaninang umaga naglilikpit-likpit ako dyan sa labas, so nakita ko naligo siya. Tapos pagkatapos noon, na sabi niya, ate, if you want, can you come with me? Sabi ko, where? Okay, we go to her room. At I'm very very proud dito sa isang kabayan at ay sa isang asawa ni Kabayan na ibang lahi na si Muhammad. Ayan, mega shout out to you, Muhammad. Thank you very much dahil sa ginawa mo sa kapwa Muslim, because you do some pray for her and you make dua ba tawag doon, yung dua ang tawag doon. Pinagduwa mo sila. So nung nakita ko na ikaw ay tumapat doon sa gibla, na kung saan yung gibla din na nakatapat si Kabayan, ay talaga namang nakaka-proud yung ginawa mo. Tapos nung nag-i-start ka na nga na magsala, kasi yung isang Muslim din doon na tenant ko, na hindi niya alam na kamag-anak niya pala itong namatay na ito. Malayong kamag-anak, pero isang lugar, pero magkakamag-anak yung mga apo-apo nila ay mga magpipinsan. So ayun, nagulat na lang din kami. Talaga sigurong yung gumagawa ang Panginoon ng mga bagay na nagsasagnay-sagnay. Sa Tagalog po, sagnay-sagnay, pero ano, ewan ko ba kung ano yung ibang words pa. Yung barang pinagtatagpo-tagpo na ganun. So, yun nga po, at tinawag ko rin si Muhammad, kaya silang dalawa po ang nagbasa ng Al-Fatiha at saka yung mga words ng Islam, yung mga word ng Islam. Tapos, talagang nakaka-proud, halos 20 minutes silang nag-pray doon sa loob ng kwarto nung nikabayan na ito. At nagsabi din siya sa akin nga pala, kaya medyo naka-smile ako ngayon dahil nabawasan na po ang stress namin, at talagang tinanggap na sa puso ng pamilya, at tinanggap na rin po namin na talagang kagustuhan niya lahat ng nangyari. At siguro doon siya masaya, kahit na siguro ano yung bigat ng problema niya ay talagang hindi na niya kinaya, siguro ganun, kaya gumawa siya ng kahit na hindi kagustuhan ng Panginoon, ay talagang ginawa na niya. At ito pa nga rin po ang nakakatuwa dito, dahil buti pa yung mga ibang lahi na-appreciate yung, kumbaga, gumagawa sila ng hakbang para kahit pa paano maglubag yung siguro, ewan ko ba kung, kasi sa mga Muslim kasi may mga tinatawag sila na yung 3 days na gano'n, naghahanda-handa sila. Alam nyo ba guys, na itong si Muhammad nga, ayun, dalawa silang nag-pray doon, at pagkatapos mo mag-pray, ang sabi niya sa akin, ate, tomorrow I will give you a little amount of money that you can buy food. Yan. You can buy food, and inshallah, tomorrow I will give you money, and you buy food, you cook food, ate, and we will give to the people outside. Yan. So now guys, I want to talk to English in this time. And also, when I go to work today, I tell this story also to my co-workers in salon. And I told to that one Pakistani there that this one one Pakistan man married to the one Filipina, that he do dua and he will give money
to prefer some food to give to the poorest people outside, like that. And then, you know what she did? She gave me also 50 riyal, 10, 20, 30, 40, ay, hindi lang. 10, 20, 30, 40, 50. Ayan, she gave me 50 riyals. She told me that buy also some fruits and also make it together, fruits and the food for tomorrow to give to some people. See guys, alam niyo yung feelings na nakakatuwa, no? May mga tao na ganyan na ano rin sila na yung nakaka-amaze, na proud talaga ako dito sa mga taong tumulong na to. Kaya tomorrow guys, bibili po kami ng pagkain, tapos ipa-plastic-plastic ko na lang siguro or ilalagay sa aluminum foil, ganon. At makapagbigay man lang kami ng konting pagkain sa mga taong ano daw to, doon daw ibinibigay ito sa mga tao sa labas, alam na may hirap para humingi daw ng panalangin. Ewan ko ba, hindi ko maintindihan kasi hindi naman po ako Muslim. So, yung mga Muslim po alam ito. So guys, maraming po salamat. At inshallah to all the Pakistan, thank you so much. And to Muhammad, and also to Amna, yan. They are from Pakistan. To Amna and to Muhammad, thank you so much for this kind of money that you can help for this Filipina. Thank you so much. Inshallah, the God will be returned to you more. Double, and more. Okay, thank you so much. I appreciate this one. Okay, thank you. Bye. Also guys, nga pala, thanks also to the one Filipina. I think this Filipina, they are friend for this lady passed away, no? And thank you so much also because last night you called me. I think her name is Rahima. Rahima, they said they are a friend. Thank you so much because you called me last night and then you told me that all of your friend they will give some help for this remain and also for the cartoon box. Thank you so much. We appreciate that. But that money that you will send for her, it will be go to her cousin, yan. Para po sa kaalaman ng lahat. May nagbigay po ng kahon na yan. Pero may kahon naman po, pero at least, yun daw po kasi pinahiram ni kabayan dito sa isang kabayan. Hindi ko na po i-mention kay Rahima. Hindi ko na po i-mention ni kabayan. So, ngayon, isasauli niya puro yung kahon na malaki at para raw mailagay yung mga gamit ni kabayan. At yun nga rin, at magbibigay daw sila ng konting tulong para kay kabayan para maipadala na po yung mga cargo niya. At okay na po at mapapaidala po natin ang cargo. We will promise to you guys that all her things makakarating po sa kanilang pamilya sa Pilipinas. Ayan. Thank you so much, guys.